Kabanata 11. Ang misteryo ng pakikipagtalik, pagpapabago-bago. Ang 10 hakbang patungo sa kayamanan. Ang kahulugan ng salitang transmute sa simpleng wika ay ang pagbabago o paglilipat ng isang elemento o anyo ng enerhiya sa isa pa. Ang damdamin ng sex ay nagdudulot sa pagiging isang estado ng pag-iisip. Dahil sa kamangmangan sa paksa, ang estado ng pag-iisip na ito ay karaniwang nauugnay sa pisikal, at dahil sa hindi wastong mga impluensya, kung saan ang karamihan sa mga tao ay sumailalim, sa pagkuha ng kaalaman sa sex, ang mga bagay na pisikal ay lubos na pinapanigan ng isip. Ang damdamin sa sex at sa likod nito ay may posibilidad ng tatlong nakabubuo na potensyal, ang mga ito ay ang 1. Ang pagpapatuloy ng sangkatauhan. 2. Ang pagpapanatili ng kalusugan bilang isang therapeutic agency, wala itong katumbas. 3. Ang pagbabago ng pangkaraniwan sa pagiging henyo sa pamamagitan ng transmutation. Simple at madaling ipaliwanag ang sex transmutation. Nangangahulugan ito ng paglipat ng isip mula sa mga kaisipang pisikal na pagpapahayag sa mga kaisipang may ibang katangian. Ang pagnanasa sa sex ay ang pinakamakapangyarihan sa mga pagnanasa ng tao. Kapag hinihimok ng pagnanasa na ito, ang mga tao ay nagkakaroon ng sigla ng imahinasyon, lakas ng loob, kapangyarihan, pagpupersige, at kakayahang malikhaing hindi nila alam sa ibang mga panahon. Napakalakas at nakakahimok ang pagnanasa para sa pakikipagtalik, na malayang tinatakbuhan ng mga lalaki ang panganib ng buhay at reputasyon upang magpakasawa dito. Kapag ginamit at naredirect sa iba pang mga linya, ang puwersang ito na nag-uudyok ay nagpapanatili ng lahat ng mga katangian nito ng sigla ng imahinasyon, katapangan, at iba pa na maaaring magamit bilang makapangyarihang mga puwersang malikhain sa panitikan, sining, o sa anumang iba pang propesyon o pagtawag, kasama na siyempre, ang akumulasyon ng kayamanan. Ang transmutation ng sex energy ay nangangailangan ng paggamit ng willpower para makasigurado, ngunit ang gantimpala ay sulit sa pagsisikap. Ang pagnanais para sa sexual na pagpapahayag ay likas at natural. Ang pagnanasa ay hindi dapat ilubog o alisin. Ngunit dapat itong bigyan ng outlet sa pamamagitan ng mga anyo ng pagpapahayag na nagpapayaman sa katawan, isip, at espiritu ng tao. Kung hindi bibigyan ng ganitong uri ng outlet sa pamamagitan ng transmutation, maghahanap ito ng mga labasan sa pamamagitan lamang ng mga pisikal na channel. Ang isang ilog ay maaaring maging dam, at ang tubig nito ay makokontrol sa loob ng ilang panahon, ngunit sa kalaunan, ito ay mapipilitang lumabas. Totoo rin ito sa emosyon ng pakikipagtalik. Ito ay maaaring lumubog at makontrol sa loob ng ilang panahon, ngunit ang mismong likas na katangian nito ang nagiging dahilan upang ito ay laging naghahanap ng paraan ng pagpapahayag. Kung hindi ito nailipat sa ilang malikhaing pagsisikap, makakahanap ito ng hindi gaanong karapat-dapat na labasan. Sa katunayan, maswerte ang taong nakatuklas kung paano bigyan ng palabas ang emosyon sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng ilang anyo ng malikhaing pagsisikap, dahil sa pagtuklas na iyon, naiangat niya ang kanyang sarili sa katayuan ng isang henyo. Ibinunyag ng siyentipikong pananaliksik ang mga makabuluhang katutuhanang ito. 1. Ang mga lalaking may pinakamalaking tagumpay ay mga lalaking may mataas na likas na katangian ng pakikipagtalik, mga lalaking natutunan ang sining ng sex transmutation. 2. Ang mga lalaking nakaipo ng malalaking kayamanan at nakamit ang pambihirang pagkilala sa panitikan, sining, industriya, arkitektura, at mga propesyon, ay naudyukan ng impluensya ng isang babae. Ang pananaliksik kung saan ginawa ang mga kamanghamanghang pagtuklas na ito, ay bumalik sa mga pahina ng talambuhay at kasaysayan sa loob ng higit sa 2,000 taon. Saan man mayroong magagamit na ebidensya na may kaugnayan sa buhay ng mga kalalakihan at kababaihan ng mahusay na tagumpay, ipinahihiwatig nito ang pinakanakakumbinsi na sila ay may mataas na pagdevelop ng sex nature. Ang damdamin sa pakikipagtalik ay isang hindi mapaglabanan na puwersa, kung saan hindi maaaring magkaroon ng gayong pagsalungat bilang isang hindi matinag na katawan. Kapag hinihimok ng damdamin ito,
ang mga lalaki ay nagiging likas na matalino sa isang superpower para sa pagkilos. Unawain ang katotohanan ito, at mauunawaan mo ang kahalagahan ng pahayag na ang sex transmutation ay mag-aangat sa isa sa katayuan ng isang henyo. Ang damdamin ng sex ay naglalaman ng sikreto ng malikhaing kakayahan. Wasakin ang mga sex glands maging sa tao o hayop, at inalis mo ang pangunahing pinagmumula ng pagkilos. Para sa patunay nito, obserbahan kung ano ang mangyayari sa anumang hayop pagkatapos na ito ay kinapon. Ang isang toro ay nagiging masunurin tulad ng isang baka pagkatapos na ito ay binago sa sekswal na paraan. Ang pagpapalit ng kasarian ay nag-aalis sa lalaki, tao man o hayop, ang lahat ay makikipaglaban para dito. Ang pagbabago ng kasarian ng babae ay may parehong epekto. Ang sampung isip ng stimuli. Ang isip ng tao ay tumutugon sa mga stimuli, kung saan ito ay maaaring nagbibigay ng excited sa mataas na rate ng vibration, na kilala bilang masigasig, malikhaing imahinasyon, matinding pagnanasa, at iba pa. Ang stimuli kung saan ang pinakamalayang tumutugon sa isip ay ang 1. Ang pagnanasa para sa pagpapahayag ng sex. 2. Pag-ibig. 3. Isang nag-aalab na pagnanais para sa katanyagan, kapangyarihan o pakinabang sa pananalapi at pera. 4. Musika. 5. Pagkakaibigan sa pagitan ng alinman sa parehong kasarian o ng mga magkaibang kasarian. 6. Isang alyansa ng mastermind na nakabatay sa pagkakaisa ng dalawa o higit pang mga tao na nakikiisa para sa espiritual o temporal na pagsulong. 7. Pagdurusa sa isa't isa tulad ng nararanasan ng mga taong inuusig. 8. Auto-suggestion. 9. Takot. 10. Narcotics at alak. Ang pagnanais para sa pagpapahayag ng sex ay nauuna sa listahan ng mga stimuli, na pinaka-epektibong step up ang mga vibrations ng isip at simulan ang paggulong ng pisikal na pagkilos. Ang 8 sa mga stimuli na ito ay natural at nakabubuo. 2 ang nakakasira, ang listahan ay iniharap dito para sa layunin ng pagpapagana sa iyo na gumawa ng isang paghahambing na pag-aaral ng mga pangunahing pinagmumula ng pagpapasigla ng isip. Mula sa pag-aaral na ito, makikita ka agad na ang damdamin ng pakikipagtalik ay malaking posibilidad, ang pinakamatindi at pinakamakapangyarihan sa lahat ng stimuli ng isip. Ang paghahambing na ito ay kinakailangan bilang isang pundasyon para sa patunay ng pahayag na ang transmutation ng sex energy ay maaaring mag-angat ng isa sa katayuan ng isang henyo. Alamin natin kung ano ang bumubuo sa isang henyo. Sinabi ng ilang wiseacre na ang isang henyo ay isang lalaki na nagsusuot ng mahabang buhok, kumakain ng kakaibang pagkain, namumuhay ng mag-isa at nagsisilbing target ng mga mahilig magbiro. Ang isang mas mahusay na kahulugan ng isang henyo ay isang tao na nakatuklas kung paano pataasin ang mga vibrations ng pag-iisip sa punto kung saan siya ay malayang makipag-usap sa mga mapagkukunan ng kaalaman na hindi magagamit sa pamamagitan ng ordinaryong rate ng vibration ng pag-iisip. Ang taong nag-iisip ay gustong magtanong ng ilang katanungan tungkol sa depinisyon ng henyo. Ang unang tanong ay, paano maaaring makipag-usap ang isang tao sa mga mapagkukunan ng kaalaman na hindi makukuha sa pamamagitan ng ordinaryong bilis ng vibration ng pag-iisip? Ang susunod na tanong ay, mayroon bang mga kilalang pinagmumula ng kaalaman na magagamit lamang ng mga henyo, at kung gayon, ano ang mga pinagmumula na ito, at eksakto kung paano ito maaabot? Mag-aalok kami ng patunay ng katumpakan ng ilan sa mga mas mahalagang pahayag na ginawa sa aklat na ito o hindi bababa na mag-aalok kami ng katibayan kung saan maaari mong tiyakin ang iyong sariling patunay sa pamamagitan ng pag-eksperimento, at sa paggawa nito, sasagutin namin pareho ang mga ito, mga tanong. Ang henyo ay nabubuo sa pamamagitan ng sixth sense. Ang realidad ng isang sixth sense ay medyo naitatag na. Ang ika-anim na kahulugan na ito ay creative imagination. Ang faculty ng malikhaing imahinasyon ay isa na hindi kailanman ginagamit ng karamihan ng mga tao sa buong buhay, at kung ginamit man, karaniwan itong nangyayari ng hindi sinasadya. Ang isang medyo maliit na bilang ng mga tao ay gumagamit, na may deliberation at layunin, ang faculty ng malikhaing imahinasyon.
ang mga gumagamit ng faculty na ito ng kusang loob, at may pag-unawa sa mga tungkulin nito, ay isang henyo. Ang faculty ng malikhaing imahinasyon ay ang direktang link sa pagitan ng may hangganang pag-iisip ng tao, at ng walang hanggang katalinuhan. Ang lahat ng tinatawag na mga paghahayag, na tinutukoy sa larangan ng relihiyon, at lahat ng pagtuklas ng mga pangunahi o bagong prinsipyo sa larangan ng imbensyon, ay nagaganap sa pamamagitan ng kakayahan ng malikhaing imahinasyon. Kapag ang mga ideya o konsepto ay nag-flash sa isip ng isang tao, sa pamamagitan ng tinatawag na kutob, ang mga ito ay nagmumula sa isa o higit pa sa mga sumusunod na pinagmumulan. Isa, infinite intelligence. Dalawa, subconscious mind ng isang tao kung saan nakaimbak ang bawat sense impression at thought impulse na nakakarating sa utak sa pamamagitan ng alinman sa limang pandama. Tatlo, mula sa isip ng ibang tao, nakakalabas lang ng kaisipan o larawan ng ideya o konsepto sa pamamagitan ng conscious thought. Apat, mula sa subconscious storehouse ng ibang tao. Walang ibang alam na pinagmumulan kung saan maaaring matanggap ang inspirasyon ng mga ideya o kutob. Pinakamahusay na gumagana ang malikhaing imahinasyon kapag ang isip ay nagbavivirate, dahil sa ilang uri ng pagpapasigla ng isip sa napakataas na bilis. Iyon ay kapag ang isip ay gumagana sa bilis ng vibration na mas mataas kaysa sa karaniwan na normal na pag-iisip. Kapag ang pagkilos ng utak ay pinasigla, sa pamamagitan ng isa o higit pa sa 10 stimulant ng pag-iisip, ito ay may epekto ng pag-angat sa individual na malayo sa abot-tanaw ng ordinaryong pag-iisip at nagpapahintulot sa kanya na makita ang distansya, saklaw, at kalidad ng mga pag-iisip na hindi magagamit. Sa mas mababang eroplano, tulad ng inookupahan habang ang isa ay nakikibahagi sa paglutas ng mga problema ng negosyo at propesyonal na gawain. Kapag itinaas sa mas mataas na antas ng pag-iisip na ito, sa pamamagitan ng anumang anyo ng pagpapasigla ng pag-iisip, ang isang individual ay sumasakop, medyo ang parehong posisyon bilang isang tao na umakyat sa isang eroplano sa isang taas mula sa kung saan maaari niyang makita ang higit at higit pa sa linya ng abot-tanaw na naglilimita sa kanyang pangitain, habang nasa lupa. Bukod dito, habang nasa mas mataas na antas ng pag-iisip na ito, ang individual ay hindi napipigilan o nakagapos ng alinman sa mga stimuli na pumipigil at naglilimita sa kanyang paningin habang nakikipagbuno sa mga problema ng pagkakaroon ng tatlong pangunahing pangangailangan ng pagkain, damit, at tirahan. Siya ay nasa isang mundo ng pag-iisip kung saan ang ordinaryo, araw-araw na pag-iisip ay mabisang tinanggal gaya ng mga burol at lambak at iba pang limitasyon ng pisikal na paningin kapag siya ay nakatayo sa isang eroplano. Habang nasa mataas na lugar na ito ng pag-iisip, ang malikhaing faculty ng isip ay binibigyan ng kalayaan para sa pagkilos. Na-clear na ang daan para gumana ang sixth sense, nagiging receptive ito sa mga ideyang hindi maabot ng individual sa anumang ibang pagkakataon. Ang sixth sense ay ang faculty na nagmamarka ng pagkakaiba sa pagitan ng isang henyo at isang ordinaryong individual. Ang creative faculty ay nagiging mas alerto at receptive sa vibrations na nagmumula sa labas ng subconscious mind ng individual, mas ginagamit ang faculty na ito, at mas umaasa ang individual dito, at hinihingi ito para sa mga impulses ng pag-iisip. Ang faculty na ito ay maaaring linangin at paunlarin lamang sa pamamagitan ng paggamit. Ang tinatawag na one conscience ay ganap na gumagana sa pamamagitan ng faculty ng sixth sense. Nagiging mahusay ang mga magagaling na artista, manunulat, musician, at makata dahil nakaugalian nilang umasa sa mahinahong tinig na nagsasalita mula sa loob sa pamamagitan ng kakayahan ng malikhaing imahinasyon. Ito ay isang katotohanan na kilala ng mga tao na may matalas na mga imahinasyon na ang kanilang pinakamahusay na mga ideya ay nagmumula sa tinatawag na mga kutob. May isang mahusay na mananalumpati na hindi nakakamit ang kadakilaan hanggang sa ipikit niya ang kanyang mga mata at magsimulang umasa ng buo sa faculty ng malikhaing imahinasyon. Nang tanungin kung bakit ipinikit niya ang kanyang mga mata bago ang kasukdulan ng kanyang oratorio, sumagot siya na ginagawa ko ito. Dahil pagkatapos ay magsasalita ako sa pamamagitan ng mga ideya na dumarating sa akin mula sa loob.
Sinunod ng isa sa pinakamatagumpay at pinakakilalang financier ng Amerika ang ugali ng pagpikit ng kanyang mga mata sa loob ng 2 o 3 minuto bago gumawa ng desisyon. Nang tanungin kung bakit niya ginawa ito, sumagot siya, "Ang aking mga mata pag nakapikit ay nakakakuha ako ng isang mapagkukunan ng higit na katalinuhan." Ang yumaong si Dr. M.R. Gates ng Chevy Chase, Maryland, ay lumikha ng higit sa 200 kapakipakinabang na patent. Marami sa mga ito ay basic, sa pamamagitan ng proseso ng paglinang at paggamit ng creative faculty. Ang kanyang pamamaraan ay parehong makabuluhan at kawili-wili sa isang interesadong makamit ang katayuan ng henyo, kung saan ang kategoryang si Dr. Gates ay walang pag-aalinlangan na kasama. Si Dr. Gates ay isa sa mga talagang mahusay, bagamat hindi gaanong naisa publiko ang mga siyentipiko sa mundo. Sa kanyang laboratorio, mayroon siyang tinatawag na kanyang personal na silid ng komunikasyon. Ito ay halos soundproof at napakaayos na ang lahat ng ilaw ay maaaring patayin. Prilagyan ito ng isang maliit na mesa, kung saan nakalagay ang isang pad ng sulating papel. Sa harap ng mesa, sa dingding, ay isang electric push button na kumokontrol sa mga ilaw. Kapag ninanais ni Dr. Gates na gamitin ang mga puwersang magagamit niya sa pamamagitan ng kanyang malikhaing imahinasyon, siya ay papasok sa silid na ito, uupo sa mesa, patayin ang mga ilaw, at mag-concentrate sa alam na mga kadahilanan ng imbensyon kung saan siya nagtatrabaho. Nananatili sa ganoong posisyon hanggang sa mga ideya ay nagsimula ng mag-flash sa kanyang isipan kaugnay ng hindi alam na mga salik ng imbensyon. Sa isang pagkakataon, napakabilis na dumating ang mga ideya kaya napilitan siyang magsulat ng halos 3 oras. Nang huminto ang pag-iisip at sinuri niya ang kanyang mga tala, nalaman niyang naglalaman ang mga ito ng 1 minutong paglalarawan ng mga prinsipyo na hindi magkatulad sa mga kilalang datos ng siyentipikong mundo. Bukod dito, ang sagot sa kanyang problema ay matalinong ipinakita sa mga tala na iyon. Sa ganitong paraan na kumpleto ni Dr. Gates ang mahigit 200 patent na sinimulan, ngunit hindi na kumpleto, ng mga hilaw na utak. Ang katibayan ng katotohanan ng pahayag na ito ay nasa opisina ng patent ng Estados Unidos. Si Dr. Gates ay kumikita ng kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-upo para sa mga ideya para sa mga individual at mga korporasyon. Ang ilan sa mga pinakamalaking korporasyon sa Amerika ay nagbayad sa kanya ng malaking halaga, sa bawat oras, para sa pag-upo para sa mga ideya. Ang mga kakayahan sa pangangatwiran ay kadalasang mali, dahil ito ay higit na ginagabayan ng naipon na karanasan ng isang tao. Hindi lahat ng kaalaman na naipon ng isa sa pamamagitan ng karanasan ay tumpak. Ang mga ideyang natanggap sa pamamagitan ng creative faculty ay mas maaasahan, sa kadahilanang nagmula ang mga ito sa mga mapagkukunang mas maaasahan kaysa sa alinmang magagamit sa pangangatwiran ng pag-iisip. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng henyo at ng ordinaryong crank na inventor ay maaaring matagpuan sa katotohanan na ang henyo ay gumagana sa pamamagitan ng kanyang faculty ng creative imagination, habang ang crank ay walang alam sa faculty na ito. Ang scientific inventor, tulad ni Mr. Edison at Dr. Gates, ay gumagamit ng parehong synthetic at creative faculties ng imahinasyon. Halimbawa, ang scientific inventor, o henyo, ay nagsisimula ng isang imbensyon sa pamamagitan ng pag-oorganisa at pagsasama-sama ng mga kilalang ideya, o mga prinsipyong naipon sa pamamagitan ng karanasan, sa pamamagitan ng synthetic faculty, ang reasoning faculty. Kung nalaman niyang kulang ang naipong kaalaman na ito para sa pagkumpleto ng kanyang imbensyon, pagkatapos ay kumukuha siya sa mga mapagkukunan ng kaalaman na magagamit niya sa pamamagitan ng kanyang malikhaing kakayahan. Ang paraan kung saan niya ito ginagawa ay nag-iiba-iba sa individual, ngunit ito ang kabuuan at sangkap ng kanyang pamamaraan. Isa, pinasisiglo niya ang kanyang isipan upang ito ay mag-vibrate sa isang higher than average na eroplano, gamit ang isa o higit pa sa 10 isip, mga stimulant o iba pang stimulant na gusto niya. 2. Tinutukoy niya ang mga kilalang salik, ang natapos na bahagi ng kanyang imbensyon, at lumilikha sa kanyang isipan ng perpektong larawan ng hindi kilalang mga salik, ang hindi natapos na bahagi,
ng kanyang imbensyon. Hawak niya ang larawang ito sa isip hanggang sa ito ay maagaw ng subconscious mind, pagkatapos ay nagpapahinga sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang isip sa lahat ng pag-iisip, at hinihintay ang kanyang sagot na mag-flash sa kanyang isip. Minsan ang mga resulta ay parehong tiyak at kaagad. Sa ibang pagkakataon, ang mga resulta ay negatibo, depende sa estado ng pag-unlad ng sixth sense o creative faculty. Sinubukan ni Mr. Edison ang higit sa 10,000 iba't ibang kombinasyon ng mga ideya sa pamamagitan ng sintetikong faculty ng kanyang imahinasyon bago niya pakinggan sa pamamagitan ng creative faculty, at nakuha ang sagot na naging perpekto ang maliwanag na ilaw. Ang kanyang karanasan ay katulad noong ginawa niya ang pakikipag-usap na makina. Mayroong maraming maaasahang katibayan na ang faculty ng malikhaing imahinasyon ay umiiral. Ang ebidensyang ito ay makukuha sa pamamagitan ng tumpak na pagsusuri sa mga lalaking naging pinuno sa kani-kanilang tungkulin nang hindi nagkaroon ng malawak na edukasyon. Si Lincoln ay isang kapansin-pansing halimbawa ng isang mahusay na pinuno na nakamit ang kadakilaan sa pamamagitan ng pagtuklas at paggamit ng kanyang faculty ng malikhaing imahinasyon. Natuklasan niya at nagsimulang gumamit ng faculty na ito bilang resulta ng pagpapasigla ng pag-ibig na kanyang naranasan matapos niyang makilala si Ann Rutledge, isang pahayag na may pinakamataas na kahalagahan, kaugnay ng pag-aaral ng pinagmula ng henyo. Ang mga pahina ng kasaysayan ay puno ng mga talaan ng mga dakilang pinuno na ang mga tagumpay ay maaaring direktang matuntun sa impluensya ng mga kababaihan na pumukaw sa mga malikhaing kakayahan ng kanilang isipan sa pamamagitan ng pagpapasigla ng pagnanasa sa sex. Si Napoleon Bonaparte ay isa sa mga ito, ang inspirasyon sa kanyang unang asawa, si Josephine, siya ay hindi mapaglabanan at hindi magagapi. Nang ang kanyang mas mahusay na paghatol o pangangatwiran ay nagtulak sa kanya na isantabi si Josephine, nagsimula siyang tumanggi. Ang kanyang pagkatalo at si Saint Helena ay hindi malayo. Kung pinahihintulutan ng mabuting panlasa, maaari nating madaling banggitin ang maraming tao, na kilala ng mga Amerikano, na umakyat sa mataas na antas ng tagumpay sa ilalim ng nakapagpapasiglang impluensya ng kanilang mga asawa, at bumalik lamang sa pagkawasak, pagkatapos ang pera at kapangyarihan ay napunta sa kanilang mga pinuno. At isinantabi nila ang dating asawa para sa panibago. Hindi lamang si Napoleon ang taong nakatuklas na ang impluensya sa sex, mula sa tamang pinagmulan, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kapalit ng kapakinabangan, na maaaring likhain sa pamamagitan lamang ng katwiran. Ang isip ng tao ay tumutugon sa pagpapasigla. Kabilang sa pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa mga pampasiglang ito ay ang pagnanasa sa pakikipagtalik. Kapag ginamit at inilipat, ang puwersang ito sa puwersahang pagtulak ay may kakayahang iangat ang mga tao sa mas mataas na bahagi ng pag-iisip na nagbibigay daan sa kanila, na makabisado ang mga pinagmumulan ng pag-aalala at maliit na inis na bumabagabag sa kanilang landas sa mas mababang eroplano. Sa kasamaang palad, ang henyo lamang ang nakatuklas. Ang iba ay tinanggap ang karanasan ng pagnanasa sa pakikipagtalik, nang hindi natuklasan ang isa sa mga pangunahing potensyal nito, isang katotohanan na nagdudulot ng malaking bilang ng mga iba, kumpara sa limitadong bilang ng henyo. Para sa layunin ng pagre-refresh ng memorya, na may kaugnayan sa mga katotohanan na makukuha mula sa mga talambuhay ng ilang mga tao, ipinakita namin dito ang mga pangalan ng ilang mga tao na may natatanging tagumpay, na ang bawat isa ay kilala na may mataas na katangian sa pakikipagtalik. Ang henyo na sa kanila, walang alinlang ang natagpuan ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito sa transmuted sex energy. George Washington, Napoleon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Ang iyong sariling kaalaman sa talambuhay ay magbibigay daan sa iyo na magdagdag sa listahang ito. Maghanap, kung magagawa mo, ang isang solong lalaki, sa lahat ng kasaysayan ng sibilisasyon, na nakamit ang natitirang tagumpay sa anumang pagtawag,
na hindi hinimok ng isang mahusay na nabuo na likas na pakikipagtalik. Kung ayaw mong umasa sa mga talambuhay ng mga lalaking hindi nabubuhay ngayon, mag-imbentaryo ng mga taong alam mong may malaking tagumpay, at tingnan kung makakahanap ka ng isa sa kanila ng wala gaanong pakikipagtalik. Ang sex energy ay ang creative energy ng lahat ng henyo. Hindi kailanman nagkaroon, at hindi kailanman magiging isang mahusay na pinuno, tagabuo, o artist na kulang sa puwersahang pagtulak sa pakikipagtalik. Tiyak na walang makakaintindi sa mga pahayag na ito na nangangahulugan na ang lahat ng may mataas na pakikipagtalik ay henyo. Natatamo ng tao ang katayuan ng isang henyo lamang kapag, at kung, pinasisigla niya ang kanyang isipan upang makuha nito ang mga puwersang magagamit sa pamamagitan ng malikhaing kakayahan ng imahinasyon. Ang pangunahing sa mga stimuli kung saan maaaring gawin ang pagtaas ng mga vibrations ay ang sex energy. Ang pagkakaroon lamang ng enerhiya na ito ay hindi sapat upang makabuo ng isang henyo. Ang enerhiya ay dapat ilipat mula sa pagnanais para sa pisikal na pakikipag-ugnay, tungo sa ibang anyo ng pagnanais at pagkilos, bago nito iangat ang isa sa katayuan ng isang henyo. Malayo sa pagiging henyo dahil sa matinding pagnanasa sa sex, ibinababa ng karamihan ng mga lalaki ang kanilang mga sarili, sa pamamagitan ng hindi pagkakaunawaan at maling paggamit ng dakilang puwersang ito, sa katayuan ng mga mababang hayop. Bakit bihirang magtagumpay ang mga lalaki bago mag-40? Natuklasan ko mula sa pagsusuri ng mahigit 25,000 katao na ang mga lalaking nagtatagumpay sa isang natatanging paraan ay bihirang gawin ito bago ang edad na 40 at mas madalas na hindi nila tinatamaan ang kanilang sarili. Tunay na bilis hanggang sila ay lampas na sa edad na 50. Ang katutuhanang ito ay lubhang katakataka na ito ay nagudyok sa akin na pag-aralan ang layunin nito ng maingat, dala ang pagsisiyasat sa loob ng higit sa 12 taon. Ang pag-aaral na ito ay nagsiwalat ng katotohanan na ang pangunahing dahilan kung bakit ang karamihan sa mga lalaking nagtagumpay ay hindi nagsisimulang gawin ito bago ang edad na 40 hanggang 50, ay ang kanilang ugali na mag-aksaya ng kanilang mga lakas sa pamamagitan ng labis na pagpapalayaw sa pisikal na pagpapahayag ng damdamin ng pakikipagtalik. Ang karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman natututo na ang pagnanasa sa pakikipagtalik ay may iba pang mga posibilidad, na sobra o higit pa sa kahalagahan, na sa pisikal na pagpapahayag lamang. Ang karamihan sa mga nakagawa ng pagtuklas na ito, ay ginagawa ito pagkatapos na mag-aksaya ng maraming taon sa isang panahon kung kailan ang sex energy ay nasa taas nito, bago ang edad na 45 hanggang 50. Karaniwan itong sinusundan ng kapansin-pansing tagumpay. Ang buhay ng maraming tao ay may hangganan, at kung minsan ay lumampas sa edad na 40, ay sumasalamin sa patuloy na pag-aalis ng mga enerhiya, na maaaring maging mas kapaki-pakinabang na mga channel. Ang kanilang mas pino at mas malakas na damdamin ay inihasek ng ligaw sa apat na hangin. Dahil sa ugali na ito ng tao, lumaki ang katagang, paghahasik ng kanyang mga ligaw na otsang pagnanais para sa sexual na pagpapahayag ay ang pinakamalaki at pinakamalakas sa lahat ng mga damdamin ng tao, at sa kadahilanan ang pagnanais na ito, kapag ginamit at inilipat sa pagkilos, maliban sa pisikal na pagpapahayag, ay maaaring itaas ang isa sa katayuan ng isang henyo. Isa sa mga pinakamahusay na negosyante ng Amerika ay tahasang inamin na ang kanyang kaakit-akit na sekretarya ay responsable para sa karamihan ng mga plano na kanyang ginawa. Inamin niya na ang kanyang presensya ay nag-angat sa kanya sa taas ng malikhaing imahinasyon, tulad ng hindi niya mararanasan sa ilalim ng anumang stimulus. Ang isa sa pinakamatagumpay na tao sa Amerika ay utang ng karamihan sa kanyang tagumpay sa impluwensya ng isang napakakaakit-akit na kabataang babae, na nagsilbing kanyang pinagmumulan ng inspirasyon sa loob ng mahigit 12 taon. Kilala ng lahat ang tao kung kanino ginawa ang sanggunian na ito, ngunit hindi alam ng lahat ang tunay na pinagmulan ng kanyang mga nagawa. Ang kasaysayan ay hindi nagkukulang sa mga halimbawa ng mga lalaki na nakamit ang katayuan ng pagiging henyo, bilang resulta ng paggamit ng mga artificial mind stimulant sa anyo ng alkohol at narcotics. Isinulat ni Edgar Allan Poe ang Raven habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak,
nangangarap ng mga ambisyon na hindi kailanman ang ahas na mangarap ng mortal. Ginawa ni James Whitcomb Riley ang kanyang pinakamahusay na pagsusulat habang nasa ilalim ng impluensya ng alkohol. Marahil sa gayon ay nakita niya ang ayos na paghahalo ng totoo at ng pangarap, ang gilingan sa ibabaw ng ilog, at ang ambon sa ibabaw ng batis. Pinakamahusay na isinulat ni Robert Burns kapag lasing para kay Auld Lang Syne, "Mahal ko, kukuha pa tayo ng isang tasa ng kabaitan, para kay Auld Lang Syne." Ngunit alalahanin na maraming ganoong mga lalaki ang nagwasak sa kanilang sarili sa huli. Ang katangian ay naghanda ng kanyang sariling mga potion kung saan ang mga tao ay maaaring ligtas, napasiglahin ang kanilang mga isip upang sila ay mag-bayrate sa isang eroplano na nagbibigay daan sa kanila upang mag-tune in sa pino at bihirang mga kaisipan na walang sinuman ang nakakaalam kung saan nagmumula. Walang kasiya siyang kapalit para sa mga stimulant ng kalikasan ang natagpuan. Isang katutuhan ang alam ng mga psikologo na mayroong napakalapit na ugnayan sa pagitan ng mga pagnanasa sa sexual at espiritual na pagnanasa, isang katutuhan ang nagsasaalang-alang sa kakaibang pag-uugali ng mga taong nakikilahok sa mga orgies na kilala bilang mga relihiyosong revival common, kabilang sa mga primitive na uri. Ang mundo ay pinamumunuan, at ang tadhana ng sibilisasyon ay itinatag, sa pamamagitan ng mga damdamin ng tao. Ang mga tao ay naiimpluwensyahan sa kanilang mga kilos, hindi sa pamamagitan ng katwiran kundi sa pamamagitan ng damdamin. Ang malikhaing faculty ng isip ay ganap na nakatakda sa pagkilos sa pamamagitan ng mga emosyon, at hindi sa malamig na dahilan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng emosyon ng tao ay ang sex. Mayroong iba pang mga pampasiglas sa pag-iisip, ang ilan sa mga ito ay nakalista, ngunit walang isa sa kanila, o lahat ng mga ito na kahit ipagsama, ay maaaring katumbas ng lakas ng puwersahang pagtulak ng sex. Ang mind stimulant ay anumang impluensya na pansamantala, o permanente, magpapataas ng vibrations ng pag-iisip. Ang 10 pangunahing stimulant na inilarawan ay ang mga pinakakaraniwang ginagamit. Sa pamamagitan ng mga mapagkukunang ito ay maaaring makipag-ugnayan ang isang tao sa infinite intelligence o pumasok sa kaluuban, ang kamalig ng subconscious mind, alinman sa sarili o ng ibang tao, isang pamamaraan na kung saan ay nandoon ang lahat ng henyo. Isang guro na nagsanay at nagturo sa mga pagsisikap ng higit sa 30,000 mga tao sa pagbebenta, ang gumawa ng kamanghamanghang pagtuklas na ang mga lalaking may pakikipagtalik ay ang pinakamahuhusay na tindero. Ang paliwanag ay ang kadahilanan ng personalidad na kilala bilang personal na magnetism ay hindi hihigit o mas mababa kaysa sa sex energy. Ang mga taong may mataas na pakikipagtalik ay laging may maraming supply ng magnetism. Sa pamamagitan ng paglilinang at pag-unawa, ang mahalagang puwersang ito ay maaaring makuha at magamit sa malaking kalamangan sa mga relasyon sa pagitan ng mga tao. Ang enerhiyang ito ay maaaring may parating sa iba sa pamamagitan ng mga sumusunod. 1. Ang pakikipagkamay. Ang pakikipagkamay ay nagpapahiwatig, kaagad, ang pagkakaroon ng magnetism o ang kakulangan nito. 2. Ang tono ng boses. Ang magnetism o sex energy ay ang kadahilanan kung saan ang boses ay maaaring makulay o gawing musikal at kaakit-akit. 3. Postura at karwahe ng katawan. Ang mga taong may mataas na pakikipagtalik ay gumagalaw ng mabilis at may biyaya at kadalian. 4. Ang mga vibrations ng pag-iisip. Pinaghahalo ng mga taong may mataas na pakikipagtalik ang damdamin ng pakikipagtalik sa kanilang mga iniisip, o maaaring gawin ito sa kalooban, at sa ganoong paraan, maaaring maimpluwensyahan ang mga nakapaligid sa kanila. 5. Pagpapalamuti sa katawan. Ang mga taong may mataas na pakikipagtalik ay kadalasang napakaingat sa kanilang personal na hitsura. Karaniwang pinipili nila ang pananamit ng isang estilo na naaayon sa kanilang personalidad, pangangatawan, kutis, at iba pa. Kapag gumagamit ng mga tindero, hinahanap ng mas may kakayahang sales manager ang kalidad ng personal na magnetism bilang unang kinakailangan ng isang tindero.
Ang mga taong kulang sa sex energy ay hindi kailanman magiging masigasig o magbibigay inspirasyon sa iba nang may sigasig, at ang sigasig ay isa sa pinakamahalagang kinakailangan sa salesmanship, anuman ang ibinebenta ng isa. Ang pampublikong tagapagsalita, mananalumpati, mangangaral, abogado, o tindero na kulang sa lakas ng pakikipagtalik ay isang pagkabigo, hanggat may kakayahang maka-impluensya sa iba. Kasabay nito ang katotohanan na ang karamihan sa mga tao ay maaaring maimpluwensyahan lamang sa pamamagitan ng pag-akit sa kanilang mga damdamin, at mauunawaan mo ang kahalagahan ng sex energy bilang bahagi ng katutubong kakayahan ng tindero. Natatamo ng mga dalubhasang tindero ang katayuan ng karunungan sa pagbebenta, dahil sinasadya man nila, o hindi nila namamalayan, ang enerhiya ng pakikipagtalik ay ginagawang sales enthusiasm. Sa pahayag na ito ay maaaring matagpuan ang isang napaka-praktikal na mungkahi tungkol sa aktual na kahulugan ng sex transmutation. Ang tindero na nakakaalam kung paano alisin ang kanyang isip sa paksa ng sex, at idirekta ito sa pagsisikap sa pagbibenta ng may labis na sigasig, at determinasyon na ilalapat niya sa orihinal na layunin nito, ay nakakuha ng sining ng sex transmutation, alam man niya ito o hindi. Ginagawa ito ng karamihan ng mga tindero na nagpapalipat-lipat ng kanilang sex energy nang hindi man lang alam kung ano ang kanilang ginagawa o kung paano nila ito ginagawa. Ang transmutation ng sex energy ay nangangailangan ng higit na willpower kaysa sa karaniwang tao na gustong gamitin para sa layuning ito. Ang mga nahihirapang magpatawag ng sapat na willpower para sa transmutation ay maaaring unti-unting makuha ang kakayahang ito. Bagamat nangangailangan ito ng lakas ng loob, ang gantimpala para sa pagsasanay ay higit na katumbas ng pagsisikap. Ang buong paksa ng sex ay isa kung saan ang karamihan ng mga tao ay tila walang kapatawaran na ignorante. Ang pagnanasa sa pakikipagtalik ay labis na hindi nauunawaan, sinisiraan at binubulabog ng mga mangmang at masamang pag-iisip, sa napakatagal na panahon na ang mismong salitang sex ay bihirang ginagamit sa magalang na lipunan. Ang mga kalalakihan at kababaihan na kilalang pinagpala o pinagpala na may mataas na pakikipagtalik ay karaniwang tinitingnan bilang mga taong magtitiis na manood. Sa halip na tawaging pinagpala, sila ay karaniwang tinatawag na isinumpa. Milyon-milyong tao kahit na sa panahong ito ng kaliwanagan, ay may mga inferiority complex na binuo nila dahil sa maling paniniwalang ito na ang isang likas na kasarian ay isang sumpa. Ang mga pahayag na ito, ng birtud ng sex energy, ay hindi dapat bigyang kahulugan bilang katwiran para sa kahalayan. Ang damdamin ng sex ay isang birtud lamang kapag ginamit ng matalino at may diskriminasyon. Ito ay maaaring maling gamitin, at madalas, sa isang lawak na ito ay nagpapababa, sa halip na pagyamanin ang kapwa ang katawan at isipan. Ang mas mabuting paggamit ng kapangyarihang ito ay ang pasanin ng kabanatang ito. Mukhang makabuluhan ito sa may akda nang matuklasan niya na halos lahat ng dakilang pinuno na may pribilehiyo siyang suriin ay isang lalaki na ang mga tagumpay ay higit na inspirasyon ng isang babae. Sa maraming pagkakataon, ang babae ay isang mahinhin, mapagtanggi sa sarili na asawa. Nakakaunti o hindi lang narinig ng publiko. Sa ilang pagkakataon, ang pinagmulan ng inspirasyon ay natuntun sa ibang babae. Marahil ang mga ganitong kaso ay maaaring hindi ganap na hindi mo alam. Ang kawalan ng pagpipigil sa mga gawi sa pakikipagtalik ay kasing sama ng kawalan ng pagpipigil sa mga gawi ng pag-inom at pagkain. Sa panahong ito kung saan tayo nabubuhay, isang panahon na nagsimula sa digmaang pandaigdig, ang kawalan ng pagpipigil sa mga gawi sa pakikipagtalik ay karaniwan. Ang orgy na ito ng indulhensya ay maaaring dahilan ng kakulangan ng mga dakilang pinuno. Walang sinumang tao ang maaaring mapakinabangan ang kanyang sarili sa mga puwersa ng kanyang malikhaing imahinasyon habang pinapawi ang mga ito. Ang tao ay ang tanging nilalang sa mundo na lumalabag sa layunin ng katangian sa koneksyon na ito. Ang bawat iba pang hayop ay pinasasalamatan ng likas na kasarian nito sa katamtaman, at may layunin na umaayon sa mga batas ng kalikasan. Ang bawat ibang hayop ay tumutugon sa tawag ng pakikipagtalik lamang sa panahon. Ang hilig ng tao ay magdeklara ng open season.
Alam ng bawat matalinong tao na ang labis na pagpapasigla, sa pamamagitan ng inuming na kalalasing at narcotics, ay isang anyo ng kawalan ng pagpipigil na sumisira sa mahahalagang organo ng katawan, kabilang ang utak. Hindi lahat ng tao ay nakakaalam, gayunpaman, na ang labis na pagpapakasaya sa pagpapahayag ng sex ay maaaring maging isang ugali na mapanira at nakakapinsala sa malikhaing pagsisikap gaya ng narcotics o alak. Ang isang lalaking baliw sa sex ay hindi talaga naiiba sa isang lalaking baliw sa dope. Parehong nawala ng kontrol sa kanilang mga kakayahan ng pangangatwiran at paghahangad. Maaaring hindi lamang sirain ng labis na sexual na pagnanasa ang katwiran at lakas ng loob, ngunit maaari rin itong humantong sa pansamantala o permanenteng pagkabaliw. Maraming mga kaso ng hypochondria o haka-haka na sakit ang lumalabas sa mga gawi na nabuo sa kamangmangan sa tunay na tungkulin ng sex. Mula sa mga maikling sanggunian na ito sa paksa, maaaring madaling makita na ang kamangmangan sa paksa ng pagbabago ng kasarian ay nagpipilit ng mga kahangahangang parusa sa mga ignorante sa isang banda at pinipigilan mula sa kanila ang parehong kamanghamanghang mga benepisyo sa kabilang banda. Ang malawakang kamangmangan sa paksa ng sex ay dahil sa katotohanan na ang paksa ay napapalibutan ng misteryo at natabunan ng madilim na katahimikan. Ang pagsasabwata ng misteryo at katahimikan ay nagkaroon ng parehong epekto sa isipan ng mga kabataan na mayroon ng psikolohiya ng pagbabawal. Ang resulta ay tumaas na kuryosidad at pagnanais na makakuha ng higit pang kaalaman sa paksang verboten na ito at sa kahihiyan ng lahat ng mambabatas at karamihan sa mga manggagamot sa pamamagitan ng pagsasanay na pinakakwalipikado upang turuan ang mga kabataan sa paksang iyon. Ang impormasyon ay hindi madaling makuha. Bihira ang isang indibidwal na pumasok sa lubos na malikhaing pagsisikap sa anumang larangan ng pagpupunyagi bago ang edad na 40. Ang karaniwang tao ay umabot sa panahon ng kanyang pinakamalaking kapasidad na lumikha sa pagitan ng 40 at 60. Ang mga pahayag na ito ay batay sa pagsusuri ng libu-libong kalalakihan at kababaihan na maingat na naobserbahan. Dapat silang maging pampatibay-loob sa mga hindi dumating bago ang edad na 40 at sa mga natatakot sa paglapit ng katandaan sa paligid ng 40 taong marka. Ang mga taon sa pagitan ng 40 at 50 bilang panuntunan ang pinakamabunga. Ang tao ay dapat lumapit sa panahong ito nang walang takot at panginginig, ngunit may pag-asa at pananabik. Kung gusto mo ng katibayan na karamihan sa mga lalaki ay hindi nagsisimulang gawin ang kanilang pinakamahusay na gawain bago ang edad na 40, pag-aralan ang mga talaan ng pinakamatagumpay na mga lalaking kilala ng mga Amerikano, at makikita mo ito. Si Henry Ford ay hindi naabot ng mabilis ang kanyang tagumpay hanggang sa siya ay lumampas sa edad na 40. Si Andrew Carnegie ay lampas na sa 40 bago siya nagsimulang umani ng gantimpala sa kanyang mga pagsisikap. Si James J. Hill ay nagpapatakbo pa rin ng telegraph key sa edad na 40. Ang kanyang mga kamanghamanghang tagumpay ay naganap pagkatapos ng edad na iyon. Ang mga talambuhay ng mga Amerikanong industriyalista at mga financier ay puno ng katibayan na ang panahon mula 40 hanggang 60 ay ang pinakaproduktibong edad ng tao. Sa pagitan ng edad na 30 at 40, ang tao ay nagsisimulang matuto kung matututo man siya, ang sining ng transmutation ng sex. Ang pagtuklas na ito sa pangkalahatan ay hindi sinasadya, at mas madalas kaysa iba, ang taong gumawa nito ay ganap na walang kamalayan sa kanyang pagtuklas. Maaaring maobserbahan niya na ang kanyang mga kapangyarihan sa tagumpay ay tumaas sa edad na 35 hanggang 40, ngunit sa karamihan ng mga kaso, hindi siya pamilyar sa dahilan ng pagbabagong ito. Na ang kalikasan ay nagsimulang itugma ang mga damdamin ng pag-ibig at kasarian sa individual, sa pagitan ng edad na 30 at 40, nang sa gayon ay maakit niya ang mga dakilang puwersang ito, at ilapat ang mga ito ng magkakasama bilang pampasigla sa pagkilos. Ang pakikipagtalik, nag-iisa, ay isang matinding pagnanasa sa pagkilos, ngunit ang mga puwersa nito ay parang isang bagyo na kadalasan ay hindi mapigil. Kapag ang damdamin ng pag-ibig ay nagsimulang maghalo sa emosyon ng sex, ang resulta ay kalmado ng layunin, poise, kawastuhan ng paghatol,
at balanse. Sinong tao na umabot na sa edad na 40, ang napakalungkot na hindi kayang suriin ang mga pahayag na ito, at patunayan ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan. Kapag hinihimok ng kanyang pagnanais na pasayahin ang isang babae, batay lamang sa damdamin ng sex, ang isang lalaki ay maari at kadalasan, ay may kakayahang gumawa ng mahusay na tagumpay, ngunit ang kanyang mga aksyon ay maaaring hindi organisado, baluktot, at lubos na mapanir. Kapag hinihimok ng kanyang pagnanais na pasayahin ang isang babae, batay sa motibo ng pakikipagtalik lamang, ang isang lalaki ay maaaring magnakaw, manday, at kahit na pumatay. Ngunit kapag ang emosyon ng pag-ibig ay nahaluan ng damdamin ng sex, ang lalaking iyon ay gagabay sa kanyang mga aksyon ng may higit na katinoan, balanse, at katwiran. Natuklasan ng mga criminologist na ang pinakamatigas na kriminal ay maaaring mabago sa pamamagitan ng impluensya ng pagmamahal ng isang babae. Walang record ng isang kriminal na nabago lamang sa pamamagitan ng impluensya sa sex. Ang mga katutuhanang ito ay kilala, ngunit ang kanilang dahilan ay hindi. Ang reformasyon ay dumarating, kung sa bagay, sa pamamagitan ng puso, o sa emosyonal na bahagi ng tao, hindi sa pamamagitan ng kanyang ulo, o pangangatuwiran. Ang ibig sabihin ng reformasyon ay isang pagbabago ng puso. Hindi ito nangangahulugan ng pagbabago ng utak. Ang isang tao ay maaaring, dahil sa katwiran, ay gumawa ng ilang mga pagbabago sa kanyang personal na pag-uugali upang maiwasan ang mga kahihinatnan, ng hindi kanais-nais na mga epekto, ngunit ang tunay na reformasyon ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagbabago ng puso sa pamamagitan ng paghahangad na magbago. Ang pag-ibig, romansa, at pakikipagtalik ay pawang mga emosyong may kakayahang magmaneho sa mga tao sa pinakamataas na tagumpay. Ang pag-ibig ay ang emosyon na nagsisilbing safety valve, at sinisiguro ang balanse, poise, at constructive effort. Kapag pinagsama, ang tatlong emosyong ito ay maaaring magtaas ng isa sa isang altitude ng isang henyo. May mga henyo, gayunpaman, na kaunti lang ang nakakaalam ng damdamin ng pag-ibig. Karamihan sa kanila ay maaaring matagpo ang nakikibahagi sa ilang uri ng pagkilos na mapanira, o hindi bababa batay sa katarungan sa iba. Kung pahihintulutan ng mabuting lasa, isang dosenang henyo ang maaaring pangalanan sa larangan ng industriya at pananalapi, na walang awa na sumakay sa mga karapatan ng kanilang kapwa. Parang kulang na kulang sila sa konsensya. Ang mambabasa ay madaling makapagbigay ng kanyang sariling listahan ng gayong mga tao. Ang mga damdamin ay mga estado ng pag-iisip. Ang katangian na nagbigay sa tao ng chemistry ng pag-iisip, na gumagana sa paraang katulad ng mga prinsipyo ng chemistry ng mga bagay. Ito ay isang kilalang katotohanan, na sa tulong ng chemistry ng mga bagay, ang isang chemist ay maaaring lumikha ng isang nakamamatay na lason sa pamamagitan ng paghahalo ng ilang mga elemento, na wala sa mga ito ay sa kanilang sarili nakakapinsala sa tamang sukat. Ang mga emosyon ay maaaring pinagsama upang lumikha ng isang nakamamatay na lason. Ang mga emosyon ng pakikipagtalik at paninibugho, kapag pinaghalo, ay maaaring maging isang nakakabaliw na hayop. Ang pagkakaroon ng isa o higit pa sa mga mapanirang emosyon sa isip ng tao, sa pamamagitan ng chemistry ng pag-iisip, ay naglalagay ng laso na maaaring sumisira sa katarungan at pagkamakatarungan ng isang tao. Sa matinding mga kaso, ang pagkakaroon ng anumang kombinasyon ng mga emosyong ito sa isip ay maaaring makasira sa katwiran ng isang tao. Ang daan patungo sa henyo ay binubuo ng pag-unlad, kontrol, at paggamit ng kasarian, pag-ibig, at pagmamahalan. Sa madaling salita, ang proseso ay maaaring sabihin tulad ng sumusunod. Kikayatin ang pagkakaroon ng mga emosyong ito bilang nangingibabaw na mga kaisipan sa isipan ng isang tao, at pigilan ang pagkakaroon ng lahat ng mapanirang emosyon. Ang isip ay isang nilalang ng ugali. Ito ay umuunlad sa nangingibabaw na mga kaisipang nagpapakain dito. Sa pamamagitan ng faculty of willpower, maaaring pigilan ng isang tao ang pagkakaroon ng anumang emosyon, at hikayatin ang presensya ng sinuman. Ang kontrol sa isip, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban, ay hindi mahirap.
Ang kontrol ay nagmumula sa pagtitiyaga at ugali. Ang sikreto ng kontrol ay nasa pag-unawa sa proseso ng transmutation. Kapag ang anumang negatibong emosyon ay nagpapakita mismo sa isip ng isang tao, maaari itong mailipat sa isang positibo o nakabubuo na damdamin sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan ng pagbabago ng mga iniisip ng isang tao. Walang ibang daan tungo sa pagiging henyo kundi sa pamamagitan ng voluntary self-effort. Maaaring makamit ng isang tao ang mataas na antas ng tagumpay sa pananalapi o negosyo, sa pamamagitan lamang ng puwersang nagtutulak ng lakas ng pakikipagtalik, ngunit ang kasaysayan ay puno ng katibayan na maaari at kadalasang ginagawa nito ay nagdadala ng ilang mga katangian ng pagkatao na nag-aalis sa kanya ng kakayahang hawakan o tamasahin ang kanyang kapalaran. Ito ay karapat-dapat sa pagsusuri, pag-iisip at pagninilay-nilay, sapagkat ito ay nagsasaad ng isang katotohanan, ang kaalaman na maaaring makatulong sa mga babae at pati na rin sa mga lalaki. Ang kamangmangan nito ay nagdulot ng libu-libong tao sa kanilang pribilehiyo ng kaligayahan, kahit na sila ay may kayamanan. Ang mga damdamin ng pag-ibig at pakikipagtalik ay nag-iiwan ng kanilang hindi mapag-aalinlangan ng mga marka sa mga tampok. Bukod dito, ang mga palatandaang ito ay nakikita na ang lahat ng nagnanais ay maaaring basahin ang mga ito. Ang lalaking pinatatakbo ng unos ng pagsinta, batay sa pagnanasa sa sex lamang, ay malinaw na nag-aanunsyo ng katotohanang iyon sa buong mundo, sa pamamagitan ng ekspresyon ng kanyang mga mata at mga linya ng kanyang mukha. Ang damdamin ng pag-ibig, kapag hinaluan ng damdamin ng pakikipagtalik, ay lumalambot, nababago, at nagpapaganda sa ekspresyon ng mukha. Walang kinakailangang character analyst para sabihin ito sa iyo, maaari mo itong obserbahan para sa iyong sarili. Ang damdamin ng pag-ibig ay naglalabas, at nagpapaunlad, ng masining at aesthetic na katangian ng tao. Nag-iiwan ito ng impresyon sa mismong kaluluwa ng isang tao, kahit na ang apoy ay nasupil ng panahon at pangyayari. Ang mga alaala ng pag-ibig ay hindi lumilipas. Sila ay nagtatagal, gumagabay, at nakaka-impluensya ng matagal pagkatapos na ang pinagmula ng pagpapasigla ay kumupas. Walang bago dito. Ang bawat tao na naantig ng tunay na pag-ibig ay alam na nag-iiwan ito ng walang hanggang mga bakas sa puso ng tao. Ang epekto ng pag-ibig ay tumatagal, dahil ang pag-ibig ay espiritual na katangian. Ang taong hindi mapasigla sa napakataas na tagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig, ay walang pag-asa na siya ay patay na, bagaman tila siya ay nabubuhay. Maging ang mga alaala ng pag-ibig ay sapat na upang iangat ang isa sa mas mataas na antas ng malikhaing pagsisikap. Ang pangunahing puwersa ng pag-ibig ay maaaring gumugol ng sarili at lumipas, tulad ng apoy na sumunog sa sarili nito, ngunit nag-iiwan ito ng mga hindi maalis na marka bilang katibayan na ito ay dumaan sa ganoong paraan. Ang pag-alis nito ay kadalasang naghahanda sa puso ng tao para sa isang mas higit na pagmamahal. Balikan ang iyong mga kahapon, minsan, at paliguan ang iyong isipan sa magagandang alaala ng nakaraang pag-ibig. Palalambutin ito ang impluensya ng kasalukuyang mga alalahanin at inis. Ito ay magbibigay sa iyo ng isang pagmumulan ng pagtakas mula sa hindi kasiyasang mga katotohanan ng buhay, at marahil sino ang nakakaalam. Ang iyong isip ay magbibigay sa iyo, sa panahon ng pansamantalang pag-atres na ito sa mundo ng pantasya, mga ideya, o mga plano na maaaring baguhin ang buong pananalapi o espiritual na katayuan ng iyong buhay. Kung naniniwala ka sa iyong sarili na kapuspalad, dahil ikaw ay nagmahal at nawalan, nawala ang pag-iisip. Ang taong nagmahal ng totoo, hinding-hindi mawawala ng buo. Ang pag-ibig ay kakaiba at temperamental. Ang katangiang ito ay panandalian at pangsamantala. Dumarating ito kapag gusto nito at aalis ng walang babala. Tanggapin at tangkilikin nito habang nananatili, ngunit huwag mag-alala tungkol sa pag-alis nito. Hindi na ito maibabalik ng pag-aalala. Iwaksi din ang pag-iisip na ang pag-ibig ay hindi darating, ngunit minsan ang pag-ibig ay maaring dumating at umalis, mga oras na walang bilang, ngunit walang dalawang karanasan sa pag-ibig na nakakaapekto sa isa sa parehong paraan.
Maaaring kadalasan ay mayroong isang karanasan sa pag-ibig na nag-iiwan ng mas malalim na bakas sa puso kaysa sa lahat ng iba, ngunit lahat ng mga karanasan sa pag-ibig ay kapaki-pakinabang, maliban sa taong nagiging sama ng loob, at mapanguyam kapag ang pag-ibig ay umalis. Hindi dapat magkaroon ng kabiguan sa pag-ibig, at wala kong naiintindihan ng mga tao ang pagkakaiba sa pagitan ng mga damdamin ng pag-ibig at pakikipagtalik. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang pag-ibig ay espiritual, habang ang pakikipagtalik ay biolohikal. Walang karanasan na umaantig sa puso ng tao na may espiritual na puwersa, ang posibleng makapinsala, maliban sa pamamagitan ng kamangmangan o paninibugho. Ang pag-ibig na walang alinlangan, ang pinakadakilang karanasan sa buhay. Dinadala nito ang isa sa pakikipag-isa sa infinite intelligence. Kapag pinaghalo ang mga damdamin ng romansa at pakikipagtalik, maaari itong humantong sa isa sa hagdan ng malikhaing pagsisikap. Ang mga damdamin ng pag-ibig, sex, at pag-iibigan, ay mga panig ng walang hanggang tatsulok ng henyo sa pagbuo ng tagumpay. Ang katangian ay lumilikha ng henyo sa pamamagitan ng walang ibang puwersa. Ang pag-ibig ay isang damdamin na may maraming panig at kulay. Ang pagmamahal na nadarama ng isang tao para sa mga magulang o mga anak ay ibang-iba sa nararamdaman ng isa para sa kanyang minamahal. Ang isa ay may halong emosyon ng pakikipagtalik, habang ang isa naman ay hindi. Ang pag-ibig na nararamdaman ng isang tao sa tunay na pagkakaibigan ay hindi katulad ng nararamdaman para sa kanyang kasintahan, mga magulang, o mga anak, ngunit ito rin ay isang anyo ng pag-ibig. Pagkatapos, nariyan ang damdamin ng pagmamahal sa mga bagay na walang buhay, tulad ng pagmamahal sa gawa ng kalikasan. Ngunit ang pinakamatindi at nag-aalab sa lahat ng iba't ibang uri ng pag-ibig na ito, ay ang naranasan sa paghahalo ng mga damdamin ng pag-ibig at pakikipagtalik. Ang mga pag-aasawa na hindi biniyayaan ng walang hanggang pagkakaugnay ng pag-ibig, wastong balanse at proporsyon na may pagtatalik, ay hindi maaaring maging masaya at bihirang magtiis. Ang pag-ibig, nag-iisa, ay hindi magdadala ng kaligayahan sa pag-aasawa ni ang pakikipagtalik lamang. Kapag ang dalawang magagandang damdaming ito ay pinaghalo, ang pag-aasawa ay maaaring magdulot ng isang estado ng pag-iisip na pinakamalapit sa espiritual na maaaring malaman ng isa sa mundong ito. Kapag ang damdamin ng pag-iibigan ay idinagdag sa pag-ibig at kasarian, ang mga hadlang sa pagitan ng may hangganang pag-iisip ng tao at ng infinite intelligence ay aalisin. Pagkatapos ay ipapanganak ang isang henyo. Anong kakaibang kwento ito kaysa sa karaniwang nauugnay sa damdamin ng pakikipagtalik? Narito ang isang interpretasyon ng damdamin na nag-aangat dito mula sa karaniwan, at ginagawa itong putik ng magpapalayok sa mga kamay ng Diyos, kung saan kanyang hinuhubog ang lahat ng maganda at nagbibigay inspirasyon. Ito ay isang interpretasyon na, kapag naunawaan ng maayos, ay maghahatid ng pagkakaisa mula sa kaguluhan na umiiral sa napakaraming pag-aasawa. Ang mga di pagkakasundo na madalas na ipinahayag sa anyo ng pagmamaktol, ay kadalasang matutunton sa kakulangan ng kaalaman sa paksa ng sex. Kung saan nananatili ang pag-ibig, pag-ibigan at ang wastong pag-unawa sa damdamin at tungkulin ng sex, walang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga may asawa. Mapalad ang asawang ang asawa ay nauunawaan ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga damdamin ng pag-ibig, kasarian, at pagmamahalan. Kapag naudyukan ng banal na triumvirate na ito, walang anumang anyo ng paggawa ang mabigat, dahil kahit na ang pinakamababang anyo ng pagsusumikap ay tumatagal ng katangian sa isang paggawa ng pag-ibig. Isang napakatanda ng kasabihan na, maaaring gawin siya o sirain ang asawa ng isang lalaki, ngunit hindi laging nauunawaan ang dahilan. Ang paggawa at pagsira ay bunga ng pag-unawa ng asawa o kawalan ng pag-unawa sa mga damdamin ng pag-ibig, kasarian, at pagmamahalan. Sa kabila ng katotohanan na ang mga lalaki ay polygamous, ayon sa likas na katangian ng kanilang biolohikal na pamana, totoo na walang babae ang may malaking impluwensya sa isang lalaki bilang kanyang asawa, maliban kung siya ay kasal sa isang babae na ganap na hindi nababagay sa kanyang katangian.
Kung pinahihintulutan ng isang babae ang kanyang asawa na mawala ng interes sa kanya, at maging mas interesado sa ibang mga babae, kadalasan ay dahil sa kanyang kamangmangan o kawalang interes sa mga paksa ng sex, pag-ibig, at romansa. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig, siyempre, na ang tunay na pag-ibig ay dating umiral sa pagitan ng isang lalaki at ng kanyang asawa. Ang mga katotohanan ay pantay na naaangkop sa isang lalaki na pinahihintulutan na mamatay ang interes ng kanyang asawa sa kanya. Ang mga may asawa ay madalas na nagtatalo sa maraming bagay na walang kabuluhan. Kung tumpak na susuriin ang mga ito, ang tunay na sanhi ng kaguluhan ay kadalasang makikita na kawalang interes o kamangmangan sa mga paksang ito. Ang pinakamalaking motivating force ng lalaki ay ang kanyang pagnanais na pasayahin ang babae. Ginawa ito ng manganganso na napakahusay noong sinaunang panahon, bago ang bukang liwayway ng sibilisasyon, dahil sa kanyang pagnanais na magpakitang dakila sa mata ng babae. Ang katangian ng tao ay hindi nagbabago sa bagay na ito. Ang manganganso.sa ngayon ay hindi nag-uuwi ng mga balat ng mababangis na hayop, ngunit ipinakikita niya ang pagnanais niyang paboran ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang damit, sasakyang demotor, at kayamanan. Ang lalaki ay may parehong pagnanais na pasayahin ang babae na mayroon siya bago ang bukang liwayway ng sibilisasyon. Ang nabago lang, yung paraan niya ng pagpapasaya. Ang mga lalaking nag-iipon ng malalaking kayamanan, at nakamit ang mataas na kapangyarihan at katanyagan, ay ginagawa ito, pangunahin, upang masiyahan ang kanilang pagnanais na pasayahin ang mga kababaihan. Alisin ang mga babae sa kanilang buhay, at ang malaking kayamanan ay magiging walang silbi sa karamihan ng mga lalaki. Ito ang likas na pagnanais ng lalaki na pasayahin ang babae, na nagbibigay sa babae ng kapangyarihang gumawa o masira ang isang lalaki. Ang babaeng nakauunawa sa kalikasan ng lalaki at mataktikang tumutubong dito, ay hindi dapat matakot sa kompetisyon mula sa ibang mga babae. Ang mga lalaki ay maaaring higanti na may matibay na paghahangad kapag nakikitungo sa ibang mga lalaki, ngunit madali silang pinamamahalaan ng mga babaeng pipiliin nila. Karamihan sa mga lalaki ay hindi umamin na sila ay madaling maimpluwensyahan ng mga babaeng gusto nila, dahil likas sa lalaki ang gustong kilalanin bilang mas malakas sa mga species. Higit pa rito, kinikilala ng matalinong babae ang pagkalalaking katangian na ito at napakatalino na hindi gumagawa ng isyu tungkol dito. Alam ng ilang lalaki na naiimpluwensyahan sila ng mga babaeng pipiliin nila kanilang asawa, syota, ina o kapatid na babae ngunit mataktika silang umiiwas sa pagre-rebelde laban sa impluwensya dahil may sapat silang katalinuhan para malaman na walang lalaki ang masaya o kumpleto nang walang pagbabago ng impluwensya ng tamang babae. Ang taong hindi kumikilala sa mahalagang katotohanan ito ay nag-aalis sa kanyang sarili ng kapangyarihan na higit na nagawa upang tulungan ang mga tao na makamit ang tagumpay kaysa sa lahat ng iba pang puwersang pinagsama. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.